high loss ang tank. This is game number one, ladies and gentlemen. Is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board, GAB. Here we go, Rockheart. What are your thoughts? And bigyan mo naman kami ng onting prediction dito, Rockheart. Kasi maging ikaw, I think, nagulat ka dito sa Hylos. Nagulat ako sa Hylos. I think they'll have a lot of control dapat sa early game, which is nakita natin dito. Pati ba naman yung Popolin Koopa, baka mahirapan pa. Yeah, kasi ng Hylos. Ang gagawin lang ng Hylos dito, yung law of yung Ring of Punishment, ay sasaluin niya lang yung Popolin Koopa dito. Pero this is classic, actually. This is classic Blacklist. Gusto ko naman sila pag-usapan dito kasi this is a DG. At meron pa silang Popol and Koopa. Ibig sabihin ba nito, dadaanin to ng Blacklist sa box out nung Koopa at saka nung mga Smart Bombs? That's a possibility. And nagulat kayo siguro bakit na-dedo si Eton. Oh, under the third classic. Though, that was a... I think that might have been intentional. No? Tingo man, Jin. I think so. Kasi pumapasok si Eton dito. I think Eton, meron kang traps from the Popol and Koopa. You also have the auto-alarm bombs. And plus, yung ginagawa nga ni Eson this time, look at this. Aspect is falling low, but Aspect cannot recall. Ever. So, ever. So, eto lang ang ginagawa dito ni Eson. Diba? And hindi pa pala nakukuha yung purple dito. Hindi pa nga, nagulat nga ako dun eh. And they are doing what they need to do. Diving into the turret under the jungle. And they're doing great. Wow. Wow. Late reaction coming in from LPE. Hindi nila nakita si Edward coming in doon sa bottom side. And look at this, Rockheart. This is 1 minute in. Sorry, 2 minutes in actually. Walang nag-lane. Doon sa gold lane. And lamang pa sorry, sa XP lane. Lamang pa rin sa gold ang Blacklist kahit paano. Kahit ang dami nilang deaths na binigay. And this is the power. Ito na yung Digi virus, mga kaibigan. Oh, no. Lasapin nyo na. Lasapin nyo na. Maybe there's a reason kung bakit binaban ang Digi against Blacklist International. Mind you, Rockheart, give you a little bit of history. One coach, isa sa mga coach na nag-umpisa na nakahanap dito ng cure para sa Digi virus ay si Bonchan. Isa sa mga tao na pinit na naghahanap ng strategy against that one. So ngayon, this is interesting. Hindi na nag-make sense itong mga deaths na to. Look at Oheb right now. Coming in punishing aspect, ang taas ng gold swing nun. That was a big gold swing, not to mention natanggal pa para sa LPE, yung main jungler nila. Ang tagal niyang naglalakad lang. Yes! Dude, Rockheart, 5 kills, straight yun, level 3 pa lang si aspect. Binigay pa yung gold. Binigay yung gold, level 5 na si Wise. Man. Sobrang dangerous nito. Level 5 din si Oheb. Unti-unting umaabot sa point na yung Blacklist nagkakaroon ng lead na maganda. And grabe, nakuha na dapat yung kill na yun. Nakatakas pa rin si Edward. So dahan-dahan, ginagawa ng paraan ng Blacklist itong Ranger lineup na to. Oh my, Rockheart. Again, mataas ang respeto natin sa LPE. Pero are they the type of team, Rockheart, nakakayanin yung ganitong klaseng strategy ng Blacklist? Very difficult, lalo na hindi yata in-expect ni Coach Bandem din itong galawan mula kay Bonchan. Now it's gonna be another kid, pero hindi yan counted. Laban lang ulit si Jungle. Yeah, Aspect is again down. And again, Rockheart, itong mga team fights na to na nakikita natin, I think, hindi na tayo magbabother pang ikol eh. Kasi what we're witnessing right now is a Digi strategy na the stats doesn't matter. And look at this, LPE, they're forcing team fights. But again, they don't have items. At wala pa silang damage output. How do you win this? 3,000 na halos yung lamang nila, Manjin. Wow. My God. 3,000 na halos for Blacklist International. Again, surprising us. Yeah. With another very beautiful Digi lineup. Rockheart, tigyan kita ng onting history. Isa lang sa ang team na nakatalo ng Digi. And that is Team Omega. At umabot din tayo ng matagal na game. Kaya bang gawin yun ngayon ng LPE? Again, sa early game kasi nabubuhay ang Granger eh. Wow. Kaya pag sa late game, kahit patagalin na patagalin, lugi sila sa main carry itong Blacklist. It doesn't matter kung 7-3-2 ka eh. As long na nasa shutdown ka, and I get your point, yung death zone nata kapag nawalan ka ng damage, mabibitin lang eh. And may times kasi na ang Granger, ang binibuild niya ay hindi na yung main damage lang. Nag-brute force breastplate sa umpisa. So talagang mabibitin yung damage mo. Ngayon, we know na nananalo this time ang Blacklist, Rockheart. Ang lambot ni Aspect right now. Isang ano lang yun, ha? Isang slash. Isang slash lang yun. Man, nananalo ang Blacklist ngayon. But how can you come back
sa ganitong strategy kung ikaw ang LPE. Ang hirap! Ang hirap talaga. Kahit ako hindi ko maisip eh. Even itong Harit ni Jake the Dog, wala ka masyadong magagawa dito because again, we have Time's Journey. Kahit papabagal mo kami, lalaban wow. Lang ang lalaban. Lalaban talaga sila and yung damage output dito na Blacklist ay talagang napakasakit na those poker tricks plus the deadly magic with the combo na meron pa si Oheb dito. This is looking bad. Blacklist once again showing us something new. Domination, my friend. Domination. Simulang-simula pa lang. And they can keep pushing. I think Blacklist, kung ikaw to, Blacklist, push lang ng push. Push lang ng hanggang push. Hanggang matapos agad. Tapusin mo na ng ilang minutes ba? 5.5. 5 minutes basag pa lang. Base. Palagbasag na agad yung mga tori. Tatlong towers na nakuha dito ng side ng Blacklist. And then binawi pa nila yung tori dito sa baba. Rock art, akala natin side lane digi to. Ang ganda na nangyaring bait. Look at this. Even Venus, may item na rin ngayon. May belt na. Exactly. It's a trap. And again, Uncle Eson na naman ang may pakana. Uncle Eson talaga. Ngayon, Rock art, if you're going up against Blacklist International, how do you draft? Kasi sinabi ng mga panel natin, hindi si Venus ang main target. Yes. Ginawa naman ng LPE eh. Ginawa ng LPE. Oo. Pero ngayon, nilito na naman tayo ng Blacklist. It's a, ang tawag, triple-double. Triple-double threat eh. Iba-iba talaga, nakakatakot. And again, if you're LPE, para masagot yung tanong mo, I think you have to draft early as well. Kasi itong lineup na to, it's great in the mid-game. Pero sa early game, again, pag na-down yung Granger, tapos, wala na. Tapos talaga, tapos talaga. So are you saying to me, Rockheart, na dapat kumuha ang LPE dito ng early game-centric jungler? Most likely. Na pwedeng pumalag kahit medyo yung item tumatagilid, but they banned out the decision shift. Yun nga eh. Oo. Yun nga. So ngayon, tignan natin, again, stats doesn't matter pagdating sa ganitong DG games, pero ang linis nito, Rockheart. Sobrang linis. Ito ata pinakamalinis na DG strat na nakita ko. Walang ano eh, lahat lamang, lahat pabor sa Blacklist, lahat na nangyayari sa mapa, lagi na pupunta sa Blacklist. So, yeah. Mga shutdown pa na nagaganap. There you go, may killing spree para sa DG dito. And Bimo, dito mama dito yung Honey Stars. Honey Stars? Ni Wise. Pero yes, Rockheart, right now, LPE na napipressure. Dumipensa ngayon pa lang, nabukod ni Ryota, yung Enchanted Talisman. Talaga ba yun? Oo. Ganun ka. Grabe, iba talaga ang ano. Diba ang galaw ngayon na ginagawa ng Blacklist, hindi na pinap... Wala ng Lord! Papabuti ba dati ang Lord? Tanapusin na yata eh! Mukhang hindi na ata abot, Rockheart. This is looking bad for LPE. Blacklist International once again putting on a show. There you go! May blow na magaganap dito kay Benedetta. Bimo is now down. And then resources after resources ang nakukuha nila dito against LPE. Rockheart, ako wala na. I'm amazed right now. I'm amazed. Nasi-shock na lang kami, men. Hindi na kami makapagkasa maayon. Mm-hmm. Sobrang smooth at sobrang ganda ng ginagawa ng Blacklist right now. No one expected this. Talagang hindi natin expect. Bakit? Kasi last time na pinuli off ng Blacklist International yung Popol and Bupa Digi was Season 6 playoffs at hindi mid lane Digi, hindi tank, hindi mid lane Popol and Bupa. Ito yung side lane Popol Cupa Digi na talagang snowball push. Man, and ngayon, I think hindi rin in-expect ng LPE yun. Very difficult to predict, not to mention na may meta kasi tayo na sinusunod most of the teams. I think LPE, siguro nag-ready sila para dun. Nag-ready siguro sila para kung sakaling may trap, pilain mo ko, okay lang. Pero hindi nangyari yun. High loss ang pinili ng LPE and hindi talaga akong... Yeah, actually nag-work ang high loss eh. I think kasi ang plano ng LPE dito was give aspect the time of his life. Diba? Oh. Set up sa Hylos, pagkastan ng Hylos, instant death zone ata yun. Hylos can also tank damage output. Pero ang nangyari, hindi nila in-expect itong Digi Scout ni Eson. Kanina nga, tumatayo lang si Eson dun eh. Hindi siya gumagalaw eh. Binabypass lang nila yung Hylos. Yeah, nilalagpasan lang nila rekta kay aspect. Yeah. Oh my. And look at the gold right now, Rockheart. 31k, 11,000. Oheb is now falling low. Ito na ata ang chance dito ng LPE na makabawi. Pero may time. Journey. Si Eson Esports. Blow by blow for Edward. Wise coming in with the poker tricks. Wise with the space escape. And mawawala pa nga dito si Bimo. Blacklist International once again. Ladies and gents, people of the world, ang nangunguna right now sa MPL.
nakikita na ba natin ngayon, Rockhart? Tingin ko din eh. Ito na yung record na ba to? Fastest game in the MPL Season 7? Are they going for it? They can. Pero humihiwalay pa rin itong si Y. Anong kailangan dito sa ganitong draft, Rockhart? I think na-formulate ito ng Blacklist eh. Paano pa nag-work ang Digi strategy? Kasi para sa akin, sa lahat ng Digi strategy na nakita ko, ito pinakamalinis. I guess piliin mo yung target mo ng marksman. Mm-hmm. Kung tama yung target mo ng marksman, kung super vulnerable sa early game, kayang-kaya mag-pull off and sobrang perfect no opportunity nun. Yeah. And that is aspect, guys. At saka kung iisipin mo, no? One main assassin. Actually, dalawang assassin eh. Kasi yung Hardy, assassin mage to eh. And here we go. Meron kang Alice na napakakunat at mukhang tutuloy-tuloy nila ang laban dito. Palado na kagad si Arbs. Arbs, ni hindi man lang nakapag-skill, Blacklist International will take down 4 heroes and they will break the codes. Game number 1, the Digi Strat is back. Eson Esports.